Kaugnay naman ang Estero de Magdalena sa Maynila, kung saan may nasawi sa pagguho kahapon. Pinagugulong na ng National Housing Authority o NHA ang relocation ng mga nakatira roon. Pati mga nakatira sa ibang estero sa Metro Manila ililipat. Nakatutok si Oscar Oida. Ang guhong idinulot ng bumagsak na puno sa Estero de Magdalena sa Maynila kahapon. Unti-unti nang nalilinis, pero bakas pa rin kanina. Parang ang epekto lang sa ilang residente tulad ni Jekalin na maya't maya'y natutulala. Hindi pa rin daw siya makapaniwalang wala na ang 2 taong gulang na anak na si John Mark. Akala po namin, malakas na lindol. Sabi po ng asawa ko, baba na. Nakababa na po ako ng hagdan, tapos sila, nandun na po sa baba. Sabi po ng asawa ko, sunod sa akin. Hindi na po ako nakasunod kasi yung bahay talaga, bumagsak po sa kanila. Kitang-kita raw niya noon nang madaganan ng puno ang kanyang mag-ama. Sa ngayon, nananatili pa rin sa ospital ang asawa. Kanina, nagpaabot na ng tulong pinansyal ang National Housing Authority sa kaanak ng mga biktima. Habang ang pabahay na talagang responsibilidad nito, pinagugulong na raw para sa 40 pamilyang tumira sa estero. Hopefully po, makarelocate po sila sa mga housing units namin na that are readily available. Yung mga biktima po, bibigyan po namin ng 10,000 pesos each. Sa ngayon ay nasa Delpan Evacuation Center muna ang ilan sa mga pamilyang apektado, pero target daw silang mailipat agad sa mga available na pabahay sa Cavite at Rizal. Maging wake up call po ito para sa amin at para sa kanila na hindi po safe tumira sa mga ating mga estero. Pati mga nakatira sa ibang estero sa Metro Manila, tulad dito sa Estero de San Lazaro, irerelocate na rin. Para sa akin dito pa rin. Kasi malapit sa lahat. Di ba? Eh doon, nalalayo, di ba? Kung lilipat ka naman doon, wala kang trabaho. Nga. Pagtatsagaan ko na yun, kahit na malayo yung lugar, yung pamilya ko doon, dito na ako sa Maynila kahit na mangupahan ako ng maliit na kwarto. Ang isang problema lang po, may mga kababayan po tayo na binibenta o pinapaupahan ng bahay na binigay ng gobyerno. Tapos later on, babalik pa rin po kung saan po sila nanggagaling. Samantala, inatasan na ng DILG ang Bureau of Fire Protection na pangunahan ang imbestigasyon sa trahedya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.